Biruin mo kung magugulo pala yung mundo, no? Tatlong buwan, magmula nung nag-March na lockdown. Talaga may mga tao pala talaga na pera pa rin yung sasambahin. Sa totoo lang, nakita ko sa TV, sa balita, kung sino po minsan yung mga ibang walang-wala at mahirap. Sila yung matatapang na nasa kalye para tumulong sa kapwa. Sinegregate ni Lord yung mga totoo may malasakit sa kapwa. Yung iba, politika pa rin ang iniisip sa pamimigay ng tulong. Ma'am, dito na po si Tito Mac. Oh, asa? Oh, Kuya, kumusta ka? Kumusta? Teka, kamusta yung kapatid ko? Kumusta? Kumusta ka? Ito, yun nga na, yung nasabi ko sa'yo, napag-usapan natin. Ano ba? Kamusta kayo rito mag-ina? Ulit na kayo. Sino yung batang yan? Ay, ayan. Anak ng pisa natin. Anak ni auntie. Bali ako ni auntie yan. Babatang dito? Kaysa kumuha sila ng yaya, ako na lang nag-alaga. At least, since pasahod ng mag-asawa, saan ka napupunta? Bayan nga. Ikaw ba, Tol? Bakal ka na sa ganyang buhay talaga? Oo naman, Tol. Ikaw naman, no? Sinasabi ko naman sa'yo noon pa, di ba? Hindi ko kabisado kasi ang ano dyan sa Manila. Hindi. Kaya mas okay ako dito sa probinsya. Ikaw may naano ko sa'yo, kaya niyaya ka dati. Di ba, tinan mo, dalawang taon pa lang, nakakuha ko ng trabaho maganda. Wala kang magpasahod talaga mga taga-Manila. Tsaka pag lalo ka, mas tapos ka sa akin. Ano ba ate? Ano ka ba, kuya? Sinasabi ko naman sa inyo noon pa, diba? Okay naman kami dito. Libre pagkain namin. Wala akong gasa sa pagkain namin araw-araw. Apat na beses kami nakakain sa isang araw. Ba't nga pala nag-invest ka na agad ng malalaking gamit? Hindi mo pa naman sarili yung bahay na yun. Ikaw din. Pag ano, mahirapan ka nyan. Alam mo, diba? May tinatawag tayong yung kasabihan nga na law of attraction, di ba? So ako, yung mga ganun, positive pa ko lagi. Ikaw hanggang ngayon, di pa rin binabago yung mga negativities na yun, di ba? Oh, sandali nga lang, kuya. Bibili mo na ako ng makakakain natin at ang layo ng biyahe mo. Oh, sige, sige. Tara mo. Kapag ka, nami-miss kita kasabay kumain eh. Sige. Manda, yung sinasabi ko kanina, ay nanay mo. Diyan inubos na nanay tatay ko lahat ng pagod at hirap nila makapag-aral ng college siya. Ako, hindi ako tapos ng high school. Pero mas madiskarte ako sa kanya. Yung mama mo kasi, magmula din nung nag-iwalay sila ng papa mo, parang napanginaan na lang ko. Parang nawala na siya ng time sa sarili niya. Kaya kaganda dati niyan. E tingnan mo kung gaano kakaganda na. Kita mo naman. Kung medyo ngayon ganyan yung kapatid ko, makikita mo naman sa sarili mo kung gano'n siya kananda dati. So ako lang, parang huwag magkabiyahin nanay mo ha. Hanggat maaari nga. Magtapos ka. Magkaroon ka ng goal na makapunta ka Manila para mas gumanda yung buhay ng nanay mo. At yung buhay niya na rin. Dito na naman si Tito eh, pero ha? Kaya masasabi ko lang, sana maging mabuti ang anak sa nanay mo. Kasi napakabuti kapatid na yun at anak sa nanay tatay namin. Kaya nga gusto kong tulungan yun. Naawa kasi ako sa sitwasyon na dito sa totoo lang. Eto, wala ka na talagang kaluwala dito, Tol. Kaya nang makakatanggit. Hello, Tol! Tol, ito. Pag tinanggihan mo pa ako dito, magtatampo na talaga ako sa'yo. Baka isumpa ka din na kita kapatid. Hindi, joke lang. Ito, Tol. Ito mismo company namin, may magandang offer. At yung nga, swak na naman doon sa kurso mo. May libreng pabahay at wala kang iintindihin sa kuryente. May internet ka pa. May laptop ka na rin gagamitin. Ngayon, kukupoblimahin mo naman yung school ni Amanda. Yung mismong subdivision na pabahay nila, may eskwelahan dun. Tapos yung kabilang bayan, may college. If ever dito mag-college si Amanda. So siguro naman, Tol, di ka na makatanggi rito. Iwanan mo na yan. Tindahan ni Anting. Nabalitaan ko, diba? Alis din niya. Kukunin ng mga anak niya. Sino magbabantay? Naging katulong ka na nga. Nangiyaya ka na nung apo niya. Ba, magiging caretaker ka naman ngayon, Tol? Ano ba naman? Bakit parang ayaw mo ng tulong ko, Tol? Hindi naman sa ayaw ko, Kuya.
Eh, sa totoo lang, kuya, nahihiyaan na nga din ako sa'yo. Kasi ang dami mo lagi sa aking offer. Mga offer na, alam mo yun, ang ganda. Kaso hindi ko naman matanggap, kuya. Kasi alam mo naman, di ba? Ako na lang yung pinagkakatiwalaan dito ni auntie natin. Okay, ito, huli salita ako sa'yo. Magmula ngayon, hindi na ako makikialam sa buhay mo. Huwag lang di sana dumating yung araw na tatawag ka sa akin o ang anak mo. Nakakailanganin yung tulong ko dahil baka wala na. Lahat na ng pinaka-best na tulong, tol, in-offer ko na sa'yo. Pero sadyang matigas ang ulo mo. Mas ginusto mo maging alila dyan sa tiyahin natin kaysa pasukin yung oportunidad dito na mas long term sa anak mo someday. Okay? Hindi na kita papakailaman. Huwag mo na lang din akong pakailaman. Magkanya-kanya tayo, tol. Ingat ganyan lagi. Sila, auntie ko, ngayon na sila aalis. Bali, kinuha na siya ng mga anak niya, anak. Doon na siya sa Amerika. Eh, alam mo naman, anak, wala naman akong ibang makakatulong, kundi ikaw lang. Kaya, anak, pagkagaling mong school, diretso ka agad uwi, ha? Para may katuwang ako dun sa karinderya. Eh, talaga po ba, auntie? Grabe, auntie. Sigurado po ba kayo? Salamat po talaga, auntie. Opo, opo. Sige po. Salamat po, salamat. Ano po yan, mama? Anak! Hindi ka po ka dito. Ano po yan, ma? Nakausap ko si auntie ko, anak. Alam mo ba? Naku, mabibigla ka, anak, sa sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba, itong bahay na to, anak? Tsaka yung karinderya, pinamamana niya na sa akin, anak! Magandang balita po yun. Oo nga, anak. Alam mo ba, hindi ko inaakala na ganun, anak, na ipapamana sa akin to. Alam mo po ba, ma? Ayan po ang hinding-hinding-hinding nawawala po sa dasal ko. Magkaroon ng kapalit. Ay, lahat ng sikap at pagod mo, mama. Total lockdown na. Pwede to. Sir, lahat naman po tayo. Apektado itong pandemic eh. Pag-pwede mo nung hanggang di po natatapos yung pandemic, sir, eh, huwag niyo muna pagbayarin ng bahay. Kasi wala rin po akong lilipatan, sir. No choice. Hingin na lang ang tulong sa kapatid ko. Tol, kumusta? Kumusta kayo dyan ni Amanda? Ako ito, magmula nung nag-lockdown, isa ako sa nawala ng trabaho, yung inupahan kong bahay, nagtambak yung monthly ko. Ayaw na akong pagbigyan ngayon dahil
Dati nga naman sila. Ang kabuhayan nila sira rin, kaya walang ibang inaasahan kundi yung ibabayad ng mga umuupa. Kaso wala rin akong pagkukuhanan tol eh. Baka pwede mo akong tulungan mabenta yung mga gamit mo sa bahay. Baka may pag-aalokan ka. Tol, salamat ah. Alam ko, hindi maganda yung mga sinabi ko sa'yo. Pero salamat talaga, nandiyan ka pa rin. Sige, sige. Magpapasob ako, tapos hingi ako ng mga permit para makatawid. Okay lang ba talaga na dyan muna ako? Kawawa naman si kuya ko. Grabe talaga tong pandemic na to. Ay, Ma! Oh, anak? Tingnan mo po ito order natin sa online, no? Halos 100 bucks po! Ay, oo nga, no? Tapos bukas meron pa tayong reserve? Opo. Wow, nice naman! Grabe anak, no? Sobrang dami na natin talagang order sa online. Simula talaga nung nag-pandemic, naring dumoble pa yung pa-order natin. Eh, teka anak, ikaw ba? Kaya mo pa ba? Okay naman po. Kaya-kaya pa po. Wala ka bang nalaramdaman, anak? Di ka ba napapagod? Wala naman po eh. Sige anak, kayaan mo. Ilang araw na lang may makakasama na tayo dito. Sino po? Si Tito Map mo, anak. Tumawag. Grabe nga, anak. Grabe yung pinagdaanan niya nitong pandemic na to. Kakaawa. Sakto, magpapasko pa naman, anak. Grabe, kung anong sagana natin itong pandemic na to, anak. Siya naman pagbagsak ng tito mo. Ganun po ba, Ma? Anak. Pero masaya naman po ako kasi okay na po kayo ni Tito Map. Nga, anak eh. Buti okay na kami. Five packs. Ma! Andito na po si Tito Map! Oh! Salamat talaga, Tol. Dami kong kasalanan sa'yo. Dami kong hindi maganda sinabi. Sorry talaga, sorry. Wala nyo na kapabay ko pa ba? Wala naman tayo na naman dalawang magkapatid. Di tayo na naman tutulungan. Ano ba ba? Hindi ka nga, kuya. Maupo tayo dito. Anak, ikuha mo ng maiinom si tito mo. Sige po. Halika, maupo ka rito. Sko, ano ba nangyayari sa'yo? Grabe. Masaya, pero masaya ako ha. Naka-uwi ka na. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? O, eh ano po mga nangyari sa'yo dun sa Manila? Yung nga to, pilata nga tayo, pinandemic. Hindi ko rin masisi yung mga landlord nung inuupahan dahil kailangan nila ng pera. Kasi siyempre, isang taon na, di ba? Hirap bumawi tol eh. Walang tumatanggap pa sa akin ngayon, tapos dati kong company. Talagang isa ako sa tinanggal. And then yung kondong hinuhulugan ko naman, hindi ko naman pagkasya rin yung gamit ko sa inupahan ko. At totoo lang, na-realize ko, nung pumasok tong pandemic na totoo, parang hindi pala importante yung marami kang investment. Hindi pala importante yung invest ka ng invest ng hulugan kasi ito nga, lahat ng in-invest ko sira. Tambak pa ako ngayon ng utang. Ito po, tubig dito, Ma. Mainom ka muna. Naisip ko pa nga. Naisip ko pa nga, Tol, sana pala tinulungan na lang din kita rito. Lumaki nga yung kita ko sa Manila, kaso lumaki rin yung responsibilidad ko. Hindi ko pinakinggan yung sinasabi mo dati na oo, maliit lang binibigay sa'yo na ante, pero wala ka naman pinapera sa ibang bills. Kaya mas naiipon mo yung perang pumapasok sa'yo kahit maliit. Ako, malaki nga yung pera na kukuha ko sa Manila. Madaming ang bonus. Mali naman ako sa pag i-invest o pag-i-impact dahil nga wala naman ako ibang gusto rin mangyari kundi magkaroon ng mga bagay na hindi natin nakuha dati.
Inahanda ko rin sana para sa pamilya ko. Kasi ito nga nangyari. Halos mag-back to zero ko to. Maka ba kuya, wala namang mali sa ginawa mo. Tsaka unang-una, hindi mo naman din kasalanan na nagka-pandemic, di ba? Basta, biruin mo kung magugulo pala yung mundo, no? Tatlong buwan, magmula nung nag-March na lockdown. Talaga may mga tao pala talaga na pera pa rin yung sasambahin. Yung unahin pa rin nila yung sarili nila. Sa totoo lang, nakita ko sa TV, sa balita, kung sino po minsan yung mga ibang walang-wala at mahirap. Sila yung matatapa na nasa kalye para tumulong sa kapwa. Parang sinegregate ni Lord yung mga totoo may malasakit sa kapwa. Yung iba nakaposisyon, halos dilumabas ng bahay. Yung iba, politika pa rin ang iniisip sa pamimigay ng tulong. Kaya nabalik nila ante. Ano ka ba kuya? Hindi na sila babalik. Hindi ka ba nakwento sa'yo? Hindi ba sabihin? Hindi na sila babalik. Talagang doon na talaga sila mag-i-stay, pati si ante. Tapos, itong bahay na to, ipinamana niya na sa'kin. Talaga? Hindi nga. Ito lahat? Oo. At hindi lang to, pati yung pwesto. Hala, kung kinabutan ako. Grabe. Alam mo ba, magmula na nag-pandemic to, lalo sa totoo lang, gusto kong sisihin si Lord, pero iyan yung bagay na hindi nawawala sa dasal ko, yung magpasalamat at sana magkaroon ka ng blessing sa lahat ng hirap na tulong mo rin sa kanila. Bihira akong banggitin yan, pero yun yung dininig. Grabe. So, ibig sabihin, ito sa'yo na pati yung tindahan. So, kuya. Wala ka ng problema. Buti ka pa, tol. Kaya ito nga, ayan, yung pamangkin mo, isa lang naman ang katuwang ko dito. Liga dito. Naalala naman nag-usap tayo. Diba, yabang-yabang ko pa na si mama mo, baliligtorean ako, hindi tapos ng high school, pero ako'y madiskarte. Ngayon, harap-harapa ka sa kanya, sasabihin sa kanya na talagang valedictorian movers pa rin siya. Bakit? Tinan mo, sa hirap at ginhawa, napagtulong niya kay auntie na halos ituloy niyong magulang namin at sa pagpapalaki sa'yo, mayroon kayo ngayon sarili. Huwag mo akong gagayahin ha. Masyado kasi ako naging mayabang. Hindi, tito. Wala naman po mali sa mga ginawa mo eh. Nagkataon lang po talaga na nagkaroon ng pandemic. Yun na nga. Pandemic. Yung ibang meron dati, yung iba nawala. Pero marami rin wala na nagkaroon. At the end of the day, ang pinakaaral dito sa nangyaring pandemic, naayos kami ng mama mo, na-realize ko yung mali ko, at dinining niya yung dasal ko. Dahil na nakaraan, alam mo ba? Sobrang parang gusto ko na lang din mawala. Kasi lahat ng pinaghirapan ko na wala nang dahil sa pandemic na to. Pero yun nga, yung maliit na dasal ko yung dininig ni Lord. Yun nga yung para sa inyo ng mama mo. Kaya matatawag kong nandyan talaga siya at napakaswerte ko. Dahil napaka-powerful pala ng mga ko na yun. So sana, tol, tanggapin niyo ako rito kung ano matutulong ko, lahat gagawin ko. At sa loob ng 10 taon, parang ngayon lang tayo ulit magpapasko na magkasama. Oo naman kuya, ikaw naman. Lagi ka namang welcome dito sa amin eh. Mama, tito, ang ganda po ng araw na napulot ko. Kahit ano po pala mangyari, mas mabuti pa rin po pala na may mabuting tao. Humingi ng tawad sa pagkakamali at magpatawad sa umamin ng pagkakamali. Yun, so ako lang naman yung mag-back to level 1 eh. Kayo ngayon nasa level 10, so babawi ako sa inyo. Ano ka ba kuya? Wala ka namang dapat inihingi ng bawi. Tandaan mo kuya, ngayon pantay-pantay lang tayo. Walang back to zero, walang umangat. Salamat talaga.